Pangalawang Timoteo 3:16. Ang lahat ng kasulatan ay tinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. 17. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kaunting kaalaman sa kasulatan. Magandang araw po sa bawat isa. Ang paksa po natin ngayon ay hinggil po doon sa basbas na dapat na kay Esau ay napunta kay Jacob. Ano po ba ang nangyari sa kwentong ito? Bakit po dito sa Genesis 27, verse 1. At nangyari ng matanda na si Isaac at malabo na ang kanyang mga mata na ano pat hindi na siya makakita ay tinawag ni si Esau na kanyang anak na panganay at sinabi sa kanya, anak ko. At kanyang sinabi, narito ako. At sinabi niya, narito ako'y matanda na at hindi ko nalalaman ang kaarawan ng aking kamatayan. Ngayon nga ikunin mo, ipinamamani ko sa iyo ang iyong almas, ang iyong lalagyan ng pana at ang iyong busog. At lumabas ka sa parang at ihuli mo ako na usa. At igawa mo ako ng masarap na pagkain na aking ibig at dalhin mo rito sa akin upang ako'y kumain bago ikaw ay basbasan ko bago ako mamatay. At pinakinggan ni Rebecca nang nagsasalita si Isaac kay Esau na kanyang anak at naparoon si Esau sa parang upang manghuli ng usa at upang madala. At isinaysay ni Rebecca kay Jacob na kanyang anak na sinasabi, narito, narinig ko ang iyong ama na nagsasalita kay Esau na iyong kapatid na sinasabi, dalhan mo ako ng usa at igawa mo ako ng pagkain masarap upang ako'y kumain at ikaw ay aking basbasan sa harap ng Panginoon bago ako mamatay. Ngayon nga anak ko, sundin mo ang aking tinig ayon sa inutos ko sa iyo. Umaron ka ngayon sa kawan at dalhin mo rito sa akin ang dalawang mabuting anak ng kambing at gagawin kong masarap na pagkain sa iyong ama ayon sa kanyang ibig. At dadalhin mo sa iyong ama upang kumain ano pat ikaw ay kanyang basbasan bago siya mamatay. At sinabi ni Jacob kay Rebecca na kanyang ina, narito si Esau na aking kapatid ay totoong o ay taong magbalaybo at ako'y taong makinis. Marahil ay hihipuin ako ng aking ama at aariin niya akong parang nagdaraya sa kanya at ang aking mahihita ay sumpa at hindi basbas. At sinabi sa kanya ng kanyang ina, sa akin mapunta ang sumpa sa iyo. Anak ko, sundin mo lamang ang aking tinig at yumaon ka na dalhin mo sa akin. At siya yumaon at dinala sa kanyang ina at gumawa ng kanyang ina ng masarap na pagkain na ibig ng kanyang ama. At kinuha ni Rebecca ang mainam na damit ni Esau na kanyang anak na panganay na nasa kanya sa bahay at isinod kay Jacob na kanyang bunsong anak. At ang mga balat na mga anak ng kambing ay ibinalot sa kanyang mga kamay at sa kinis ng kanyang leeg. At kanyang ibinigay ang pagkain masarap at ang tinapay na kanyang inihanda sa kamay ni Jacob na kanyang anak. At siya lumapit sa kanyang ama at nagsabi, ama ko. At sinabi niya, narito ako. Sino ka, anak ko? At sinabi ni Jacob sa kanyang ama, ako'y si Esau na iyong panganay. Ginawa ko ang ayon sa sinabi mo sa akin. Bumaong ka, ipinamamanik ko sa iyo. Maupo ka at kumain ka ng aking usa upang basbasan ako ng iyong kaluluwa. At sinabi ni Isaac sa kanyang anak, ano't kay dali mong nakasumpong anak ko? At sinabi niya, sapagkat binigyan ako ng mabuting kapalaran ng Panginoon mong Diyos. At sinabi ni Isaac kay Jacob, lumapit ka rito, ipinamamanik ko sa iyo upang hipuin kita. Anak ko, kung tunay na ikaw ang aking anak na si Esau o hindi. At lumapit si Jacob kay Isaac na kanyang ama at hinipo siya at sinabi ang tinig ay tinig ni Jacob. Ngunit mga kamay ay mga kamay ni Esau. At hindi siya nakilala sapagkat ang kanyang kamay ay mabalahibo. Gaya ng mga kamay ni Esau na kanyang kapatid at sa gayoy binasbasan siya. At sinabi niya, ikaw bang tunay ang aking anak na si Esau? At sinabi niya, ako nga. At kanyang sinabi, ilapit mo sa akin at kakain ako ng usa ng aking anak upang basbasan ka ng aking kaluluwa. At kanyang inilapit sa kanya at kumain siya at siya'y dinalan siya ng alak at uminom. At sinabi sa kanya ni Isaac na kanyang ama, lumapit ka ngayon at humalik ka sa akin, anak ko. At siya'y lumapit at humalik siya sa kanya at naamoy ng ama ang amoy ng kanyang mga suot at siya'y binasbasan na sinabi,
Narito ang amoy ng aking anak ay gaya ng amoy ng isang parang na pinagpala ng Panginoon. At bigyan ka ng Diyos ng hamog ng langit at ng taba ng lupa at ng saga ng trigo at alak. Ang mga bayan ay mga glilingkod nawa sa iyo at ang mga bansa ay mga magsisiyukod sa iyo. Maging Panginoon kawa ng iyong mga kapatid at magsiyukod sa iyo ang mga anak ng iyong ina. Sumpain nawa ang mga sumumpa sa iyo at maging mapapalad ang mga magpapala sa iyo. At nangyari pagkatapos ng pagbabasbas ni Isaac kay Jacob ay bahagya ng kaalis ni Jacob sa harap ni Isaac na kanyang ama. Ay dumating si Esau na kanyang kapatid na galing sa kanyang panghuhuli na siya may gumawa ng masarap na pagkain. At dinala niya sa kanyang ama at sinabi niya sa kanyang ama, "Bumangon ang ama ko, kumain ang usa ng kanyang anak upang basbasan ako ng iyong kaluluwa." At sinabi ni Isaac na kanyang ama sa kanya, "Sino ka?" At kanyang sinabi, "Ako ang iyong anak, ang iyong panganay na si Esau." At nangilabot na mainam si Isaac at sinabi, "Sino nga yaong kumuha ng usa at dinala sa akin at ako'y kumain niyon bago ka dumating? At akin siyang binasbasan." Siya, "Oo, siya'y magiging mapalad." Nang marinig ni Esau ang mga salita ng kanyang ama ay humiyaw ng malakas ng di kawasang apanglawan at sinabi sa kanyang ama, "Basbasan mo ako, ako naman o ama ko." At kanya sinabi, "Naparito ang iyong kapatid sa pamagitan ng daya at kinuha ang basbas sa iyo." At kanyang sinabi, "Hindi mo matuwid ang pagkatawag sa kanyang Jacob, sapagkat kanyang inagawan ako nitong makaluwa, kanyang kinuha ang aking pagkapanganay, at narito, ngayon kinuha ang basbas sa akin." At kanyang sinabi, "Hindi mo ba ako ipaglalaan ng basbas?" At sumagot si Isaac at sinabi kay Esau, "Narito, nilagay ko siyang Panginoon mo, at sa kanya ibinigay kong kapatid ang lahat niyang mga kapatid, at sa trigo at sa bagong alak ay kinandili ko siya. At sa ano nga magagawa ko ngayon, anak ko?" At sinabi ni Esau sa kanyang ama, "Wala ka ba, kundi isa lamang basbas, ama ko? Basbasan mo akong mo ako, ako naman o ama ko." At humiyaw si Esau at umiyak. At sumagot si Isaac na kanyang ama at sinabi sa kanya, "Narito, magiging sadya sa taba ng lupa ang iyong tahanan at sa hamog ng langit mula sa itaas. At sa iyong tabak ay mabubuhay ka at sa iyong kapatid ay maglilingkod ka at mangyayari na pagka nakalaya ka, papagpagin mo sa iyong leeg ang pamatok niya." At kinapuotan ni Esau si Jacob dahil sa basbas na ibinasbas sa kanya na kanyang ama. At sinabi ni Esau sa sarili, "Malapit na mga araw ng pagluluksa ng aking ama, kung magkagay papatayin ko si Jacob na aking kapatid." Ito po yung ating paksa ano po. Na dapat sana yung basbas na ibibigay kay Esau ay napunta kay Jacob. At nagkaroon po rito ng tinatawag na sinasabing pandaraya. Ano? Ayan. Pero maituturing po ba nating pandaraya yung bagay na yun? Tingnan po natin. At nagluto si Jacob ng lutuin at dumating si Esau na galing sa parang at siya'y nang lalambot. At sinabi ni Esau kay Jacob, "Ipinamamanik ko sa iyo na pakanin mo ako ni iyong mapulang lutuin. Sapagkat ako'y nang lalambot, kaya tinawag ang pangalan niya na Edom." At sinabi ni Jacob, "Ipagbili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay." At sinabi ni Esau, "Narito, ako'y namamatay. At sana ako mapapakinabangan ang pagkapanganay?" At sinabi ni Jacob, "Isumpa mo muna sa akin." At isinumpa niya sa kanya at kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. At binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilutong lentehas at siya'y kumain at uminom at bumangon at yumaon. Gayon ni walang halagan ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Kung makikita ho natin iyong pangyayari na ipinagbili pala naman ni Esau yung kanyang pagkapanganay. Ano? Iisip lang natin, ano ba yung kahulugan ng pagkapanganay? Upang magsimula, kailangan nating maunuan kung ano ang kinakatawan ng pagkapanganay. Ang pagkapanganay ay kabilang sa pinakalumang anak na lalaki. At kasama ang mahalagang karapatan, responsibilidad, parangal at ang mana
na matatanggap ng isa sa pamagitan ng pagiging panganay na anak ng kanilang ama. Sa kaso ni na Esau at Jacob, dapat nating alalahanin ang pangako na ginawa ng Panginoon sa kanyang lolo, si Abraham, at ang pangako na ipinasa sa kanyang amak, amang si Isaac. Ito yung nakalagay doon sa 22, 16-18 ng Genesis. At sinabi sa aking sarili ay sumumpa ako, anang Panginoon, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. At sa pagpapala ay pagpapalain kita at sa pagpaparami pararamihin ko ang iyong bini na gaya ng mga bituin sa langit at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat. At kakampi ng iyong bini ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. At pagpapalain sa iyong bini ang lahat ng bansa sa lupa sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Ito ho yung pinangako. Ano? Ayan. Yan yung pangako ni Yahawa kay Abraham. Oh, napagpapalain siya. So, yung ating binasa doon sa Genesis 25:29 hanggang 34. Ipinagbili yung kanyang pagkapanganay. O yung mana. Alam nyo, ang isang panganay may dalawang portion ho yan. Ano? Ayan, dalawang bahagi, kumbaga. Si Isaac ay isang mayamang tao. Ang ama ni Isaac na si Abraham ay isang taong mayaman din. So, ibig sabihin, mayaman si Isaac, mayaman din si Abraham. Alaman o hindi, Esau o Jacob ang tipanan Diyos sa kanilang ama at lolo ay hindi ipinakita bago ibenta ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Ano? Ayan. Pagkagaan ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Tinan niyo. Balikan natin yung 25:34. At binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilutong lentehas at siya'y kumain at uminom at bumangon at yumaon. Gayon ni walang halaga ni Esau ang kanyang panganay. So ito ay malinaw na pinili niya na ibenta yung kanyang pagkapanganay sa isang mangkok na cottage. Sa halip na maghanap ng iba pang paraan upang pakanin ang kanyang tiyan, malaking pagkakamali na maaring nagawa ni Esau ay ang katotohanan na hindi niya iniisip ang buong kapupunan. Kapunuan ng pagkapanganay, ang nakatali sa pagkapanganay ay magiging mga karapatan, responsibilidad, karangalan, mana, at kasama din dito ang tipan ni Yahweh na higit na pagpapala. Ano ba yung basbas? Pinagpasyahan ni Rebecca, yung kanyang ina, ang plano para kay Jacob na makuha ang basbas ng kanyang ama. Ano? Kasi habang nasa sinapupunan sina Esau at Jacob, ay nakipagbuno sa isa't isa. Doon sa Genesis 25:22-23, at nagbuno ang mga bata sa loob niya at kanyang sinabi, kung ganito'y bakit nabubuhay pa ako? At siya yumaong nagsiyasat sa Panginoon. Ito ho yung sinabi ni Yahweh. At sinabi sa kanya ng Panginoon, dalawang bansa ang nasa iyong bahay, bata, at dalawang bayan ay paghihiwalayin mula sa iyong tiyan. At ang isang bayan ay magiging malakas kaysa isang bayan. At ang matanda ay maglilingkod sa bata. So, hindi pa man nangyayari, meron ang sinabi si Yahweh na talagang yun daw matanda ay maglilingkod sa bata. Ibig sabihin lamang yung ginawa ni Rebecca at ni Jacob ay kagustuhan lahat yun ni Yahweh. Ano? Ayan. Yun ang hindi naiisip siguro ng marami, na napakasama naman ni Jacob na akalain mong kinuha yung basbas na para kay Esau. Eh, gumamit siya ng daya. Ang hindi nila alam, eh hindi pa man nangyayari na lumabas yung kambal, may sinabi na si Yahweh na talagang yun daw matanda maglilingkod doon sa bata. Ano? Ayan.
At diba, ituloy natin doon sa 24. At nang matupad na ang mga araw ng kanyang kapanganakan, narito kambal sa kanyang bahay bata, at ang unang lumabas ay mapula ng buong katawi parang mabalahibong damit, at siya'y pinanganlang Esau. Ayun. At pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid, at ang kanyang kamay ay nakalakapit sa sakong ni Esau, at pinanganlang sa kanyang Gog. At si Isa ay may 60 taon na nang sila'y ipanganak ni Rebecca. Hindi maaring magnakaw kung ano ang nararapat sa iyo. So, madalas itong inilalarawan, naninakaw ni Jacob ang basbas. Ano? Ayan. Yun ang nasa isip ng maraming, naninakaw. Pero hindi ho pala. Bakit? Kasi isinuko ni Isaw ang karapatang makatanggap ng pagpapala nang magpasasyang isuko ang kanyang pagkapanganay habang ang pagbebenta ng kanyang pagkapanganay at pagkamit ng pagpapala ay dalawang magkahiwalay na nakaganapan. Ang isa ay nakatali sa isa pa. Nawala ni Isaw ang tama, ang karangalan upang matanggap ang pagpapala sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanyang pagkapanganay. Hindi na si Isaw ang karapat-dapat na tagapagmana upang makatanggap ng pagpapala. Si Jacob ang may karapatang tagapagmana at malalaman ito ni Esau, hindi ito ang tanging oras. Ito ang tanging oras na inalok na nakababatang kapatid sa pagkapanganay ng nakatatandang kapatid sa kasulatan. So ibig sabihin lamang po, yung ating tanong na bakit po ba nangyari yung basbas na dapat kay Esau ay mapunta kay Jacob. Si Yahawa po ang may kagustuhan. Ano po? Alam niyo kung bakit? Doon po sa Efeso 1.11, predestinated po ang tawag dyan. Tayo rin naman sa kanya ay ginawang mana na itinalaga na niya. Tayo ng una pa ayon sa pasya niyaong gumawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng kanyang kalooban. So yung basbas na dapat kay Esau ay napunta kay Jacob, ang may kagustuhan niyan ay si Yahweh. At nangyari na nga po, yung mga bagay na sinasabi ni Yahweh sa kasulatan. Ayan po, ngayon naintindihan natin na yung salitang ninakaw, yan, yung ibinintang kay Jacob, ay lahat po ng ito ang may gawa ay walang iba kundi si Yahweh. Ano po? Ayan, kaunting kalaman sa kasulatan. Marami pong salamat sa inyong lahat.